Magandang umaga, mga kapatid, Pastor Be, Pastor Luis Eaton, Pastor Jong, Sister Andrea, magandang umaga sa inyong lahat. Tunay ngang pinagpala ako ng Panginoon. Dahil kasi nakaabot ako ng isang taong anibersaryo bilang anak ng Diyos. Alam niyo po, nung bago pala ako nagsisimula dito, meron akong, ang unang simula na ginawa sa akin ng Panginoon ay yung tanggalin ng galit sa aking puso, sa aking isip. Paano kasi talagang bitter ako eh. Palibasa, mahilig sa ampalaya, kaya bitter. Yun po. Yun ang lubos kong pinasasalamatan dahil kasi pagka magagalitin ka, naiinis ka, ang unang ipinupunla sa iyo ng galit ay yung sakit sa puso. Kaya yun ang unang-unang winala sa akin ng Panginoon. Alam ko, mahabain pa niya ang buhay ko dahil nawala na yung isang yon. And then yung pangalawa po, pinagkalooban niya ako ng kababaan loob. Alam niyo ba kung bakit? Dahil kasi noon, pagka mayroong lumalapit sa akin, nako, manluloko yan, hindi yan totoo. Yung parabang sawan-sawa na ako. Pero ngayon, kapag kayo may dumarating sa office namin na nangihingi ng tulong, isang tingin ko pa lang sa tao kung totoo yun. Paano sabi kong ganun at sasabihin ko sa ka-office mate ko, ate, naaawa ako sa kanya. Bakit? Anong sakit niyan? Sabi ng ganun sa akin. Palagay ko, nagda-dialysis siya. Paano tignan mo, maputla siya, tsaka yung braso niya. Yung braso kasi, yung bukol-bukol. Eh di, sabi ng ganun eh, bigyan mo. Sabi ng ate, magkano na lang ang pera ko? Ganun sabi ko. Sige, bigyan mo. Dahil kasi kapag ka bibigyan ka ni Lord, kaya ka hindi po ni Lord dahil sa awa dyan sa taong yan, bigyan mo. Eh, ate, bunga yung pera ko, 500. Bibigay ko pa sa kanya, dinawalan na ako. Magkano ba gusto mong ibigay? 200 lang, para may 300 na pa ako. Sige, edi, sabi nga, nagtaka yung mama. Pag-abot ko sa kanya ng papel, kuya, ito 200, pamasahe mo lang to ha. Hindi yan panggastos mo sa panggagamot. Dahil ang mahal ang dialysis eh. Ang dialysis po kasi, yun yung parang buhay na ng isang taong sira na ang kidney. Yun yung kanyang, yun na yung nagbibigay buhay sa kanya. And then yung pangatlong ipinagkalob sa akin ng Panginoon, ay yung every Sunday na dumalo dito sa ating sambahan para magpuri at magpasalamat. Sa totoo lang, pagka nag-usap kami ni Sister Glee, alam mo, Sister Glee, ang favorite na araw ko talaga, Sunday eh. Bakit naman Sunday? Gusto ko, makita ko kayong lahat. Weh, yung totoo ate. Hindi, sa totoo lang, kaya ako gusto every Sunday para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Unang-una, nagpupuri ako sa Kanya at binuhay pa niya ako. Nagising ako. So, blessing yun. Every gising nga is a blessing. So, sabi ko, pangalawa, gusto ko makasama kayo. Sabi ko gano'n. Eh, anong araw na ayaw mo? Nako, sa totoo lang, anong araw na ayaw ko? Kasunod ng paborito ko. Sabi ko gano'n. Ano? Lunes. Bakit? No, alam mo ba? Minsan nga, papasok ako ng Lunes, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Alam mo naman ang araw na to masyadong hectic. Andiyan din madaming talagang stressful. Sabi ko nga, ayaw kong pumasok. Kaya kung pwedeng Martes na lang ang unang pasok ko eh. Para hindi ako magkasala. Katatapos ko lang magpuri no Linggo. Bigla na naman yung pagsubok, nandiyan na kagad. Kaya nga sabi ko ganun sa kanila. Nagtataka din ang mga ka-office mate ko. Kahit ako, nagtataka din sa sarili ko. Bakit hindi na ako yung ganong kagigil? Sasabihin ganun ang ka-office mate ko, aba, imala, kukunin ka na ni Lord. Sige, bumabait ka na, pilisidad. Ganun sa akin. E di sabi ko, ate, hindi ko nga alam. Sabi ko, pero pinapupuri at pinasasalamatan ko rin si Lord. Dahil kasi hindi na ako nagagalit. Nako, talagang ang pastora na to, sabi sa amin, ay sa akin. Hindi sabi ko, alam mo ate, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil yung Espiritu Santo niya laging bumababa sa akin tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes.
Dahil kung hindi, naku, yung mga tao sa labas na yan, naku, hindi na yan babalik dito. Aawayin ko na yung lahat. Sabi ni, yung nga eh, bilib na bilib ako sa iyo, hindi ka na nagagalit, hindi ka na nang aaway. Hindi talaga ako pumapatol. Yung katulad nga nung naglilipat kami, sabing gano'n nung matanda sa akin, eh, pinipilit niya sa akin, kinuha ko yung resibo niya. Sabi ko, Nay, hindi ko kinukuha, wala akong kinukuha sa'yo. Ako nag-aabot. Hindi, kinuha mo. Pinipilit niya sa akin na kinuha ko. Hindi, sabi ko, Nay, kalma ka lang. Iniisip ko kasi matanda na rin, baka takin sa puso, kasalanan ko pa. Ano ba problema mo, Nay? Yung resibo ko. Sige, punta po kayo doon sa treasury. Pagbalik niya sa treasury, lumapit ulit sa akin, sabi niya, Anak, galit ka ba? Hindi po, Nay. Bakit ako magagalit? Sabi ko gano'n. Eh, pinagbintangan kita. Ah, okay lang po. Sanay na po ako dyan. Lahat po ng tao pumupunta rito, pinagbibintangan ako. Pati nga, pagpatay kayo sa Rizal, inako ko na, Nay. Sabi ko gano'n. Wala nang problema dyan. Lahat ng problema ninyo, lahat ng bintang ninyo, inaako ko na. Ano na lang ang hindi mo inaako? Inaako ko na nga rin. Isa ako sa nagpako sa krus kay Kristo eh. Dahil makasalanan ako eh. Sabi ko gano'n. Weh, bakit ikaw na? Hindi ka ba nangangako na isa ka rin makasalanan katulad ko? Sabi niya, hindi ako makasalanan. Eh, hindi ko naman sabi na yung pagbibintang mo sa akin kanina, kasalanan na yon, sabi ko sa akin. Kaya nga, yung isip ko, simula sa isip hanggang sa puso ko, pero yung usually, alam mo na yon, yun na lang ang isa. Kaya sabi ko nga kay Lord, Lord, salamat. Alam na nila yun. Alam ninyo yung isa kong kasalanan. Lord, sa iyong mga kamay hinihipo ko na ako. Ay, sa iyong mga kamay tinadalangin ko na hipuin ninyo ako na pagalingin ninyo ako ng lubusan simula sa aking sa aking puso. Pero magaling na yung aking puso dahil wala nang galit sa puso ko. Puro na lang joke. Dinadaan na lang sa joke. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa kung hindi ko nakilala si Lord, ewan ko lang kung ano na ako ngayon. Baka isa na ako sa mga vigilante. Thank you, Lord, in Jesus' name. Pray, amen. Amen. Praise the Lord. Talagang patuloy na binabago tayo ng Panginoon. Alam naman po natin ang bawat isa ay merong mga sa ating katawan lupa, may mga moods tayo na madali tayong magagalitin. Pero pag po tayo nasa Panginoon, talagang nagkakaroon tayo ng conviction na mali ang mga bagay na ito, na patuloy niya tayong binabago araw-araw. Isa na po yan si Ate Peli sa buhay niya na talagang patuloy na naglilingkod at nagpapagamit sa Panginoon na patuloy siyang nililinis sa kanyang mula sa kanyang puso, isip, na siya'y patuloy na binabago ng Panginoon na tayo maging kawangis ng ating Panginoon. Amen. And now, may we call on Sister Isa for another testimony. Amen. Bless everyone. Nandito na naman ako ulit. So, thankful. Thank God kasi napakabuti ng buhay. Napakabuti ni Lord sa buhay. Ay, ako umiyak. Yan. Akala ko po kasi nung time na pag-uwi ko ng Pangasinan, magkaka-work na. And then, hindi ako nakahanap. Pinapahanap ako ni Kuya ng mekaniko para makapag-open ng sub-branch. Pero hindi pa ako nakahanap. And then, 1 month ago na, parang wala nangyayari. Tapos, parang naawa na si Kuya sa akin kasi isang buwan na ako naghihintay sa Pangasinan. Tapos pinaluwas niya na ako. Parang isang buwan na ako sa Pangasinan. Wala talaga akong mahanap na aplikante. And then,
habang nag-iisti ako sa Pangasinan, parang naawa ko sa sarili ko. Parang, ang laki-laki ko na. Matanda na ako. Andiyan pa sila, mami, daddy. Imbis na ako yung tumutulong sa kanila. Parang ako'y pabigat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sobrang blessed ako kasi andiyan sila na nagsusupport sa akin, nagpo-provide sa mga pangangailangan ko, which is ako talaga dapat tumutulong sa kanila. Sabi na, habang nag-i-stay ako sa Pangasinan, sabi ng mami, sabi mag-asawa ka na para may katuwag ka. Kahit lagi ko sinasabi ng hirap ng buhay, mami. Kasi ayun, parang hindi ko kayang buhay. Hindi ko din masasabi kung ano, sino ang papangasawa ko. Sabi ko, ang dami namang bukit dyan para magsaka. Ang dami mga tanim dyan para mabuhay kayo. Doon ako na-bless kay mami kasi parang gusto niya na ako mag-settle. Parang manahimik na ako. Gusto niya na ako mag-asawa. Parang nahihirapan nila. Nahihirapan sila sa akin kasi hindi ko alam kung saan ako maglulugar. Kung doon o dito. Kaya thank God kasi sobrang blessed ako sa mga family ko na sa paligid ko kasi napoprovide nila yung na hindi ko kayang yan. Tapos isang buwan ako na-realize ko na family is love talaga. Sobrang love na love nila ako. And then, nung pagka-chat sa akin ni Kuya, pagkatawag na lumuwas ka na, sabi niya, parang ako'y nakukonsensya sa'yo kasi isang buwan ka na naghihintay. And then, pagkaluwas ko ng Sunday ng gabi, nilalagnat ako, tinatrangkaso ako. Hindi ako payagan ni mami, ni daddy na lumuwas, pero kailangan kong i-attend yung interview ko. And then, kinabukasan, thankful kasi pinagaling ako ng Panginoon. God is healer talaga. Sobrang pinagpipray ko na, Lord, kung ito na talaga, bigay mo na sa akin. Pero, na-feel na naman. Grabe yung rejection sa buhay ko. Hindi ko alam kung anong gusto ni Lord sa buhay ko na pinapalakas niya ba ako sa mga thankful ako kasi kilala ko ang Panginoon simulang bata. Kaya nagiging strong ako kahit sobrang dami kong rejection sa buhay, ang daming fail sa buhay, sa mga interview ko. Pero pinapatatag niya ako, sobrang strong. Ang proud ako sa sarili ko kasi nagiging strong personal ako. Kaya thank God, kaya lahat, kahit nagda-down na ako, daming pagsubok. Sabi ni daddy, kahit marami kang pagsubok, marami kang iniisip, nag-overthinking ka. Minsan, nga nanahimik na lang ako, buong araw hindi ako lumalabas sa kwarto ko, na ano na naman yung depression ko. Sabi ko, purihin mo lang ang Panginoon. Magdasa ka lang lagi. Kasi hindi binibigay ni Lord sa yung mga pagsubok na kung hindi mo kaya. Yun dun po lumakas ng loob ko. Kaya tuloy pa rin ang buhay. Tuloy pa rin ang buhay ko. Kaya at my age talaga, kailangan ko na talaga mag-settle. So, always pray talaga na mahanap ko na po. Yun, lahat ng papuri, binabalik ko sa kanya ng matamis na pangalan. Amen. Okay, Sister Feli, can you come here? Although the time is going. Sister Juliana, can you stand up? Where is Juliana? Ah, she's there. Okay, whenever we go to the Bible study, Sister Feli, Brother Jimmy house, she's finishing in the city hall, 5 o'clock maybe. Anoras, you finish in the office? 5 o'clock. We are starting 5:30. She never absent. She learned from the city hall to the house. Pastor Ben, not just start 5:30 there. She is starting even single day, not absent.
all the family. We appreciate her passion for the church. And also, Sister Juliana, where is she? You are very good. Hide me now. It's not easy. I'm professional for recorder, but I cannot sing that song. Maybe she practiced long time. Thank you for your special number, Sister Melanie. You're a good singer. Our the movie, what can you say, Facebook? Okay. Also, Sister Aiza, she's crying because of her life. Deacon Mercy, can you come? Can you embrace her together? Okay, we'll pray. Can you stretch your hand? Let us pray for Sister Aiza. Heavenly Father, your daughter, she's crying, Lord. You know more than us. You know her more than us. You know her more than pastor, more than our member. You, Almighty God, embrace her life like the father, like a parent. May God solve her all the problem. She's looking for the job. She's looking for the future. She's also looking for your glory, Lord. May Heavenly Father embrace her life. May Heavenly Father embrace her all the situation and walk with her, Lord, and solve her all the problem. When she cry, may God cry together with her. When she is laughing, may God dance with her, with your daughter, Aiza, Lord. May your blessing, may your embracing, may your love be with her entire life. In Jesus' name we pray. Amen.